din. And of course, maging yung confidence nitong team na to ay nandoon pa din. Now with the new look, Butters, may bago silang jersey dito ngayon. And same attitude, same swag pa rin ang nakikita natin sa kanila. Mm-hmm. Rennie Sports, they will start out with 1-1. With a 1-1. Oh, actually. And Selena dito. Yeah. Makaside naman Onyx PH. That is a jawhead. Ah, jawhead. Okay. Para dito sa side ng Brand Esports. Anong nakikita natin ngayon, Butters? Nakita na tayo ng Bane. Nakikita na tayo ng mga iba't ibang meta. Pero para sa iyo ba, ano ba napapansin mo ngayon na characteristics ngayon ng laruan sa MPL? Usually people pick, sabihin na natin, a Mathilda. Some people would go for a Bane, katulad nga na sinabi mo. Katulad nung NXP naman, kumukuha din ng Roger. Pero up in the air pa talaga kung anong pwedeng gawin eh. Ang talagang nakikita ko lang dito is some of the offlaners or yung mga XP laners talaga natin dito, nawala yung effectivity nila. Nagagamit pa rin sila pero hindi sila ganun ka-priority na. So para kasing kung iisipin mo dito, Butters, yung mga XP laners mas naging malaki yung responsibility nila na makapag-snowball at makakuha dito ng magandang lane. Unlike kasi kapag gold lane ka, automatic may item ka better eh, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. So, looking into this, Brand Esports, same mindset, ayaw pa rin nilang magulo. And they will still ban out the Natalia kasi ayaw din nilang ma-disrupt yung farm ng isang Carl Tizzy jungle. And favorite nila yan. Favorite nila na wala ang Natalia sa laban. Meanwhile, ating tignan naman ang kabilang kupunan. A new challenge ang title nitong head-to-head matchup natin. Onyx PH, hindi ganoon kaganda ang naging performance nila off-season. May mga times na sila ang nananalo. For sure. Mga times din na parang tumatagilid ang vapor nila. Anong meron ngayon dito sa Onyx PH, Butters? Restructuring. Katulad na sinabi nung panel natin, restructuring talaga siya na hindi naman porket naglagay ka ng mga superstar dun sa mga slot na inalisan mo ng mga umalis mong mga player, okay na agad yun. Correct. May mga times na kailangan nyo talaga mag-adjust and may mga times na kunyaki din, parang execution lang din, na parang perfect piece of the puzzle. Pagka sinalpak mo sila, okay na sila. Pero may mga changes din tayo na kailangan tignan. Kasi isipin mo, si Hate nga, di ba? Si Hate from a jungler naging mid siya, bigla mid-mage. So, there are things that kailangan pa i-iron out. And tingnan natin kung nagawa na ng Onyx PH yun just in time for MPL. Let's see ah, dahil mukhang mainit kagad, Butters, ang dalawang picks dito for both of the teams. The fighting combo ng Pakito at ng Cho ang mapupunta ngayon dito sa side ng Onyx PH. Meanwhile, for Bren, probably two heroes na mataas ang pick rate right now and win rate. Mathilda and Benedetta. Merong sustain coming out from Bren and ngayon iniintay natin yung third pick. Gaano ngayon ka nakakatakot itong side lanes ng Onyx, pare? Kasi nabanggit mo to eh. XP lane, mataas ang responsibility ngayon. XP lane, pwedeng mawala. Pero dalawang masakit to. Pakito at Cho. At hindi pa natin alam kung may tank ba yung isa dito. Sabi din sa atin ni Coach Panda to eh, na in terms of Benedetta-Pakito matchup, talaga nagkakaroon ng problema yung Benedetta, especially with the nerfs na nagawa pa sa kanya ngayong patch na to. And considering pa that Onyx PH are one of the teams talaga na sabihin na lang natin solid yung side lanes eh. Pag sinabi mong Iachno Dila, parang ano na yan eh. Alam mo na, no? Iconic duo na ng ano yan eh, Onyx PH. So parang Brand Esports dito, interesado ako kung bakit sila pumili ng isang Benedetta na meron ng Pakito sa harapan nila. Oh, mukhang may ibang plano dito ang Brand Esports. And again, ang Benedetta ay hindi pa natin alam, Butters, kung ito ba ang jungler. Minsan tinatank din to na nakita natin kanina for NXP na gamit ni Yawi. At minsan sinaside lane nga. So may onting flex movements para dito sa side ng Brand Esports. Meanwhile, wow! Onyx PH! Ngayon ko lang nakita yung ganitong drop sa mga naging trend right now sa MPL. Quick pick para dito sa isang Chang'o. Kung papansinin mo kasi yung ano, yung draft na ginawa ng Brand Esports dito, Manjin, mm-hmm. Ang merong significant factor kay Chang'o in terms of just, you know, yung specialty niya is yung range. The range. Yung range niya. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadali hulihin ng isang Sylvana. Yung Benedetta, ang laki ng chance. Yung Mathilda, ang laki ng chance na mahuli din siya. Pero at least, wala siya sa line of fire. Kumbaga, wow. Hindi siya nandun sa may harapan.
para madaling hulihin ng isang Sylvana. Most probably, ang kukunin niyang spell dito is going to be the Purify. Mm-hmm. Kasi ayaw niyo din talaga mahuli just in case. So, ibig sabihin ba dito, Butters, nagre-react ngayon ng Onyx sa draft na binibigay ng Bren, o Onyx pa ang gusto mag-drive? Kasi na ako, nabigla talaga ako dito sa Chang'o eh, na, oy, pili agad. Your team is there. Let's see. Ako, ang iniisip ko lang talaga dito, may sineset up pa yung Onyx PH dun sa last two picks nila. Mm-hmm. Para sa akin kasi, it's possible na itong Cho na to is going to be the tank. Pwede. Actually, versatile picks yung dalawa eh. Yung Paquito tsaka yung Cho. Yeah. Pwede sila mag-tank. Pwede sila mag-side. Correct. And kung kanino mo pagamit yan, yung Cho, kay J-Man o kay Dilar, okay lang eh. Shoot talaga. And we all know Dilar, nung pumasok din siya dito on the Onyx banner, nung season 4, ay isa din siyang malupit na player gamit yung Cho. We're now waiting for the fourth pick ng Onyx. Bren, now respecting Kyrie dito sa picks natin on the Yishunshin and the Claude. Again, Butters, hindi natin alam sino magja-jungle sa Onyx. May chance na mag-switch si Hate at saka si Kyrie dito. Ngayon, inaalam yon ng Bren. Ano ang fourth pick? Roger para sa Onyx. Okay, so, in-expect siguro nila dito na yung Benedetta is going to be the jungler for the side of Bren Esports. So, ibig sabihin, kumuha sila ng Roger kasi may gap closer, madaling lumapit, and kayang-kaya kalkalin dito yung Sylvana kahit papano. And it seems to me that they made the right choice since Lapu-Lapu yung naging next pick ng Bren Esports dito. Tatandaan natin na ang isang Roger, malakas yan sa mga heroes na matataas yung HP pool. Correct. And that's great. Also, maganda din pagdating sa Sylvana, pero nag-lock-in na yung Bren Esports ng kanilang final pick at yon yung Farsa. At wow, mukhang jungle Benedetta ang makikita natin, Butters. Farsa side lane, pwede? Sa Bren? Yeah, absolutely. Kasi ito isipin mo, Manjin. Kung papansin mo yung Paquito, madami siyang pang-gap close. Aha. Pero yung gap closer na kasi na yun, kapag ginamit mo yung pang-gap close, usually wala ka na palabas. Oo, bumabalik ka nga sa una mong pwesto eh. Bumabalik ka lang sa una mong pwesto. And at the same time, kung lalaban sila ng harapan dito, automatically, magkakaroon na ng problema tong si Khalid, si Roger, si Paquito, tsaka si Joe. Kasi lahat sila nasa harapan. So ibig sabihin, kapag ka makapwesto ng maganda dito si Farsa, automatic yung Feathered Airstrike, ang daming tatamaan. At yan ay mapupunta probably sa kamay ng The Goat, Doc Rebo on this Farsa. Mage, Tank, Matilda ang makikita natin. And then Mage naman on the Sylvana. Kakaibang lineup ngayon na nakikita ko sa Bren. Medyo yung Onyx ay nakikita ko pa rin madalas sa mga local tournaments. Mm-hmm. Now Bren, sabihin na lang natin na they took a bit of a break. Uh-huh. And let us see if kasing talim pa ba nung pangil nila, nung M2, yung pangil nila ngayon. Kasi minsan, yan yung nangyayari sa other esports titles eh. Kapag nagpapahinga, medyo nagkakaroon ng onting laps, pero tignan natin if Bren can keep up or can still maintain etong championship caliber nila. Totoo ka dyan, Butters. Actually, kung champion ka talaga, deserve mo naman talaga ang magpahinga. Ngayon, ang tanong, nasa top of the mountain pa rin ba ang Bren Esports? Kalaban nila this time ay isang potential team na pwedeng maging future. Kyrie actually ang magiging mid-mage. Meanwhile, si Hate ang gagamit nitong Roger. Pero eto na yung sinasabi natin, Butters. Soul Bloom para kay Lusty dito. Manggugulo kagad with few. And this is Vintage Bren, Butters. Yung nanggugulong mga supports. And considering na ito pa yung mga gustong-gusto nila, like can si Few, naka-Sylvana siya, and pansinin mo si Lusty pa dito, naka-Mathilda, hindi sila magdadalawang isip, lumaban agad. Kasi in terms of magic damage, ang taas ng output agad nila as early as level 1. Oo. Maalam nila kagad na kaya nilang lumaban. Actually, may unting pagbabago sa Mathilda. I think doon sa kanyang mga butterflies, doon sa Soul Bloom, na hindi na directly aabot doon sa hero, na pwede nang tumama sa mga minions at sa mga creeps, na parang dapat malajohed yung dating mo, na dapat single target lang yung targetin mo. Sa pinakamadaling explanation, Manjin, hindi niya na pinaprioritize yung hero. Oo. Kapag may katabing minion, nahahati na yun. Oo. So, bitin na yung damage output mo. Hindi na siya pampoke lang talaga. Pero, kung ipapwesto mo yung sarili mo ng tama,
may malaking chance na mabato mo pa rin sa kanila lahat yun. Pwede nga talaga. So ngayon, makikita natin ang Bren na nag-fail sila doon sa kanilang attempt pagdating sa pag-steal. We're looking at the matchups right now, Butters. The Paquito laban sa Lapu-Lapu. Dalawang heavy guts na fighters. Clar at level 4. Undoubtedly, lamang ngayon dito si Flap Dizzy. Ang laki ng respeto ngayon ni Clar kay Flap Dizzy. Kumusta ang matchup na to? Clar and Flap Dizzy, magiging even lang to, but still, Flap Dizzy dito, nandito sa may turtle. Oh, actually, nauna sila dito sa may bandang turtle. Nakuha ni Carl Dizzy and Jay and Hate. Ang unang mawawala, Flap Dizzy na mula ngayon. Pero yung aggressiveness ni Carl Dizzy, again, the child prodigy, inatake yun si Clar. Carl Dizzy, 3 kills agad ang naibigay dito ng Bren Esports 201. May kasama pang buff. Kailangan makuha ni Carl Dizzy ito para talagang masetup na yung kanilang pwesto, and Carl Dizzy really wants to fight. Buti na lang kamo nakuha ni Hate yun. Just in time. Just in time, na advance ko pa yung pagsabi na makukuha niya yung buff that time. So Carl Dizzy with the place para dito sa Bren Esports, pwede na natin sabihin na Bren ang nakakalamang. Bren nga talaga ang nakakalamang dito. And kung papasin mo yung gold, nandiyan na rin naman yan. But still, laging nagkakaroon ng contest dito sa side ng Oni. Kung papansinin mo yung Bren Esports, papansinin nila yung timers ng buff. Pagka-up na yung buff, lagi silang nandun sa area, nandun sa river. Yeah. Talaga kinokontrol nila yon. And I think nakikita na siya ngayon eh. Hindi kagaya dati na top lang. Ngayon, aggressive si Lusty, aggressive si Rebo. Ang tanong dito, Butter, since natalo yung Onyx doon sa unang trade, ano ngayon ang i-a-adjust ng Onyx? Kasi sa ganitong sitwasyon, pagdating sa pangalawang buff, parang pagulangan na to sa pwestuhan eh. Kailangan nila, nung pagkatalo nila doon, kailangan talaga nila sana makuha muna yung mga ultimate nila. Uh-huh. Kasi yung Bren Esports doon, handang-handa na lumaban eh. May mga ultimate na yung iba sa kanila, karamihan sa kanila. Si Kyrie nandun sa may mid, dahil nga puro contest yung nangyayari, hindi niya nakuha yung level 4 niya. Wala siyang ultimate doon, level 3 lang siya. Kaya pala alam din ng Bren, may mga calls yan sila na level 3 pa lang, and they know kung kailan pumasok. Lalong-lalo na si Carl Dizzy na kayang gumawa ng play mag-isa. Hindi niya kailangan ng tank at ng support at ng mid pala na sumama sa kanya. Especially na meron siya ditong parry mechanic with his Benedetta. Third buff na tayo and wow! Laging may contest, Manjin. Hindi mapipigilan yung contest. Tumaan lang si Carl Dizzy doon at nakuha niya yung retribution. Nice stun para dito kay Lusty. Meanwhile, si Hate ay namumula na. Pinagkakalmot-kalmot sila ngayon ni Carl Dizzy. The Dizzy Brothers is in. Habang si Lusty ay nandun na din. Healing Flap Dizzy. Pasok si Iacto ngayon. Sino may target ng Onyx? Wala atang mawawala sa Bren. Mukhang wala nga. Nako! Bren Esports stealing the purple, nakakuha pa ng isang kill. Pareho sila ng idea lagi, Manjin, but the fact remains that may 4 kills dito ang Bren Esports, and at the same time, Manjin, laging nauuna ang Bren. Kung napapansin mo sila, Flap, kapag alam na nilang mag-respond na yung turtle, lagi na silang umiikot din. Nakapwesto na, tapos para bang wala silang pakialam dun sa lane eh. Tapos, man, ang pinaka-commendable dun, Carl Tizzy, parang inagawan niya ng lollipop yung bata, niretry niya lang bigla yung purple na inaatake ni Hit kanina. Ganun siya ka-confident. Isipin mo, may turtle nun, pero ginamit niya parang retribution niya para pigilan si Hit na makuha yung buff niya. At winihin niya yon, Butters. Gano'n ba ka-importante yon na napili mo, ah sige, purple na lang. Ibig sabihin ba, mas importante na hindi mo si Hit? Oh, usually, ang pipiliin mo talaga doon is going to be the turtle. Yung turtle, pero still, Carl Dizzy going in. Oo nga. Let's see, as the Matilda will fall down, masyadong malalim dito ang side ng Bren and Onyx. Mukhang nahihirapan sila dito ngayon, Butters, ha? Kasi all throughout the 5-minute mark na nakita ko, Bren ang nagdidikta ng laban. Bren ang nagdidikta kung kailan mangyayari ang gera. Habang nagre-react lang this time ang Onyx PH. Pero ito, nagkakaroon na naman engagement, Manjin and Jay dito. Pinipili talaga nila, pero that is going to be a disengage. Ayaw din nila, Jay. As long as hindi siya mahuli ng knockoff, ayaw nila. Pero Kyrie naman, ang mahuhuli dito, enough damage, Manjin. Parang nahihirapan ngayon ang Onyx PH, pare. Kagaya nga ng sinabi ko, paano mo nga ba mawi-withstand ang ganito? Paano ka makakuha ng tempo? May show kayo, may pakito kayo, na dapat, di ba kayo yung nagsiset ng tempo? Pero tignan mo ang ginagawa ngayon ng Bren, tinatakot-takot lang nila. Liliit nga lang ng mga matches na to, eh. Mm-hmm. Kung papansinin mo, yung skirmishes dito na tinatawag mo, Manjin, talagang laging may numbers advantage yung Bren. Oo. Lagi sila
naduduwo kasi yung mobility nila Lasty, yung mga mobility dito nila Silvana, nagagamit nila to their advantage eh. Kaya naman pala, the fact na nabanggit mo yung level 1, level 3 na outputs dito ng Matilda at ng Silvana, nagme-make sense eh, nagigera ka talaga kagad. Mm-hmm. Pero si Lasty dito? Mm-hmm. Well, actually, wala pa naman nangyayari. Oo, makunat eh. Makunat talaga, nagsasaykuan lang muna sila, may box out no? Para dito kay Lasty. Ito yung sinasabi natin, no? Pansinin mo kung ilan yung tao laging kumukuha ng objective para sa kanila. Kailangan lima, kailangan apat, kailangan lima. Ang tawag dyan, pare, strength in numbers. Yun ang ginagawa ngayon ng Bren. Actually, hindi nga ganun ka-explosive ang nangyayaring laban. Mukhang steady lang, pero talagang nakakapitas at nakaka-box out lang ang Bren. Pero Manjin, kung papansin mo naman kasi yung lineup ng Onyx, uy, Manjin, may nag-aaway. Oo nga, ito na nga. Nako, si Pew ang makakuha na lasit dito. Habang si Ripo ngayon ay tumatakbo na. Kyrie pa lang, nawala doon. Meanwhile, doon sa kabilang side, sa top lane, hit 2-on-1. Wow, Flap Tizzy. Nabuhay pa doon sa 2-on-1, Butters. Kailangan nilang kontrolin dito si Flap. Si Flap, ito yung isa sa mga signature heroes niya. Kapag ito yung nagamit niya, sobrang lakas na itong taong to, no? Talagang mambox out. And wow, hindi siya nagdadalawang isip na umi-enter. Oo, again, Butters, akala natin yun na yung totoong laban na makikita natin. But again, kagaya nga ng sinabi mo, di ini-steady-steady lang ng Bren eh. Para bang akala mo maglalaban na, mag-akala mo, gigera na, pero hindi, magbe-bait out lang pala ang Bren. Going back to what I was saying, Manjin, kasi, kung mapasin mo yung lineup ng Onyx dito, mahilig sila sa mga duels eh. Yung mga iba't ibang laban sa isang clash. Ah! So, ibig sabihin dito yung Bren, bago pa makapwesta yung Onyx at makahanap sila ng mga pick-off, yung mga duel na 1v1 habang nagka-clash yung iba, pumipesa na agad sila para mapilitan yung Onyx dito na wala kayong makukuha ng duel, lalaban kayo ng harapan sa lima. Kaya naman pala ang gusto kasi ng mga Onyx dito is yung mga 2-on-2 situation, pero mukhang ito na yung first clash na mangyayari talaga. Circling Eagle, Laura magiging main target, and Carl Tizzy with a slice and dice makukuha dito si Dlar. 0-2-1, 7-2, and Butters, yun ang pinakaunang aksyon na nangyaring laban. Uy, pero you going in with the Imperial Justice. Mm-hmm. Makatakas naman siya with a flicker, but still, pansin mo si Flap pumasok na din? Oo. Wow, ganoon ka lupet ang Bren ngayon, and I can therefore say, Onyx, nababawasan sila ng mababawasan. The pokes are real para dito sa side ng Bren. Lumalaban dito si Heat, pero again, Butters, look at this. Magugulat ka na lang eh na yung ginagawa ng Bren, hindi sila nag-all out 5 eh. Parang poke out, and then kapatpulado, last hit. Mm-hmm. Bren Esports, sila ang gumagawa ng dapat ginagawa ng Onyx dito. Na Onyx, hindi naman din sila ganun pa ka-out dito. Well, in terms of spikes, nag-miss na si Hate dito talaga nung pinaka-power spike niya since it's 9 minutes into the game. Mm-hmm. But still, nasa kanila pa rin yung pick-up potential kasi ni Jay. Isang magandang jitlong doon ni Jay dito, makahuli siya na isang magandang hero dyan. As long as hindi makapasok yung Bren Esports, kaya nila i-pick off yun. It's going to be the number advantage for their side. So kahit papano, may pick-off capability ang Onyx. May pick-off capability sila with Jay. But again, yung problem, nabanggit mo kanina, laging apat. Look at this. Soul Bloom, Guiding Wind. Nahihirapan si Dlar. Apat dito ang Onyx umaatake ngayon kay Pew. Si Pew lang mag-isa. Sa wakas na kapitas ang Onyx. Sipa mula kay Jay, pero wow! Lumipad lang! Si Lasty! The Flying Lasty! Fade away para dito kay Kyrie. Napakamagandang meteor shower. And now this time, na-disrupt ang Bren Esports. Eto na, sabi ng Onyx, kami naman. It's our time to shine. Carl Tizzy na nawala. Nag-audition dito ang Bren Esports. And another one, Desert Tornado. Para dito, of course, kay Iagnu. Pero siya mawawala. Pero si Flap Tizzy. Grabe si Flap! Malalifesteal niya ba? Mukhang hindi. Onyx PH. Butters, kakabanggit mo lang, kaya ng Onyx pumitas. Kaya ng Onyx pumitas. At kapag ka hindi nag-ingat ang Bren dito sa mga pick-offs na yon, ganito yung nangyayari. Ang sasalba dito para sa side ng Bren Esports is going to be the Feathered Airstrike. Feathered Airstrike para makancel dito, of course, ang Lord Attempt. Ripo, the GOAT! With the defensive movements, nako, sinama pa ngayon dito ni Lasty, si Ripo. Inaabol nila ngayon ang Onyx, and Onyx, akala natin yun na yung Lord Attempt. But then again, the GOAT, Doc Ribo, saving Bren Esports para sa pagkuha ng Lord na yun. Pwede naman sana mag
feathered airstrike si Ribo kanina para isalba yung teammate niya. Ang ginawa niya, kinuha niya nalang yung pick-off kay Iachnu, tapos umalis siya. Alam niyang kailangan na pang counter o pang contest yung feathered airstrike niya para dun sa magiging Lord take. Pinigilan niya yun, and ngayon, patas na naman yung playing field natin. Lamang lang yung Bren Esports dito ng 5K gold. Nasa ganun. Veteran movements para dito kay Doc Ribo on that part. Yung pagtago doon sa bush, yung paggamit ng kanyang feathered airstrike, and again, babagal na naman yung laban natin, Butters. Again, yung Bren, hindi explosive yung lineup nila eh. Wala pa tayong nakikitang isang biglaang burst na kilala natin ng Bren. Ang nakikita natin dito ay mga pa-chepi-chepi lang muna ng pokes, pa-chepi-chepi lang muna ng damage to the point na hinihingal yung Onyx PH. Mm-hmm. Eh, chepi na naman yan. Pas pag namatay, bala na. Uy, pero dalawa yung nahuli ni Iachnu dito. Magandang play yan. Counter go ha, para kay Kyrie. Iachnu falling down, but Kyrie will manage to get one. Flap TC mawawala dito. Carl TC, mag-a-ball. Hate ang main target. Hate, napa-wall bounce out. Pero si Carl TC to, oh no. Sipa dito. And this time, Bren, sugod na kagad. At eto yung vintage Bren. Wala silang pake kahit gano'ng kalayo, susugurin kanila. Dilar dito, gusto niya mag-advance, kaso hindi talaga kakayanin. And look at Carl TC doon. Using an eye for an eye para hindi siya ma-push back. And Dilar still wants to fight. Laban pa nga daw dito. Stun para kay Kyrie. Meteor shower. The future. Kyrie dito with the damage output. Nice counter go mula kay Dilar. But Carl TC with the electro final blow. Oh no. Buhay pa ba si Dilar dito? Sipa para kay Jay. Kyrie ngayon. Inatake ni Lasty. Kyrie. Siya nalang mag-isa. Kasama si Iachnu. Nakakabuhay lang. Bren Esports once again. Owning Onyx doon sa laban na yun. Bren Esports did a great job, pero tatandaan natin dito, Manjin, yung Onyx ngayon, buhay si Hate. Iko-contest ba nila to? May retribution sila. Retribution? Let's see. Kyrie, napagamit kayo ng meteor shower. Naku po, pulado kagad si Kyrie dito with Ghost of Flam, TZ. At ngayon, sinalasti na dito na din. The soul blooms are real. At pwede na nating sabihin, Butters, libreng Lord para sa Bren. This is going to be uncontested. Tama ka dun, Manjin. Walang ultimate dito si Iachnu. Dead si Hate, and that is going to be easy Lord take para sa side ng Bren Esports. And Bren Esports, natandaan natin, 14 minutes into the game, Luminous Lord ang kasama nila ngayon. Luminous Lord, may kasama pang Malefic Roar para kay Carl TZ. Anong nangyari ngayon sa Onyx, pare? Alam natin na lamang ang Bren kanina, naka-pick off ang Onyx Esports, pero ang tanong, kaya pa ba nilang makakambak sa ganitong situation? Kakayanin nila if ever makahuli si Jay dito ng isang crucial na pick-off. Kailangan nila mahuli agad dito, probably si Carl TZ. Kailangan nila masipa at hindi makarespond sila Ribo. Si Ribo tsaka si Lasty kasi dito kapag nahuli mo ng Way of the Dragon, ma-purify lang eh. Oo nga no, dalawang purify pala ang meron sa side ng Bren. Meanwhile, Iachnu right now, naku, umiiyak sa damage. Grabe yung damage output, and ang dami din kasing pang-punish ng Bren Esports dito sa mga stationary na heroes, lalo na kapag ginamit niya yung Quicksandguard. Quicksandguard ay walang wawens lang muna dito sa laban na to. Lar, pasok siya dito ng kanyang jump stance. The Lord is now here. Mukhang ito na ata ang ending. Bren, with a vintage Bren passion, ladies and gentlemen, talagang denominate itong laban natin for game number one. And that is going to be game number one going to Bren. Manjin, kung papasinin mo yung Masilda na doon,